Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sirna ilman ajma'in, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi. So alhamdulillah, nung nakaraan ay pinaksa natin ang patungkol sa mahalagang buhay na nangyari kay Hashim at Abdul Muttalib. No? Actually, nung nakaraan, nakalimutan kong sinabi kung bakit tinawag na Hashim ang lolo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula kay Abdul Muttalib, then pagkatapos si Abdul Muttalib, tatay niya si Hashim. So ito yung mga lolo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tinawag itong Hashim, actually ang kanyang pangalan ay Amir. Tinawag siya because sa mga nagpipilgrimage, siya ay nagdudurog ng mga sinasabing trigo o kaya lamang karne ng mga amelyo at mga arina. So meaning nagpapakain siya doon sa mga nagpipilgrim, siya ay tinawag na Dakraser, meaning Hashim. Mula noon ay tinawag siyang Hashim at actually ang kanyang pangalan ay Amir. Okay? So now alam na natin kung bakit siya tinawag na Hashim na kung saan ang pangalan niya ay Amir. At naisalaysay din natin ang buhay na pinakamahalagang nangyari sa panahon ni Abdul Muttalib. Ang tatlong bagay na kung saan ipinaliwanag natin nung nakaraan ay unang-una ang kanyang panaginip na hukayin ang Zamzam water at kanya itong hinukay at natagpuan nila doon ang kanyang napapanaginipan tulad ng mga ginto, mga pilak, the black stone at mga ibang mga sandata at especially ang Zamzam water na pinasakan ay muling bumulwak ang tubig na ito at naging pag-aari niya ang Zamzam water. At ganoon din ay napag-aralan din natin ang patungkol sa pag-aalay kapalit ng buhay na dapat ialay si Abdullah na kanyang anak na bunso na si Abdullah ay naging kapalit na lamang ay alay ng mga kamelyo. 10 beses na nabunot ang kamelyo at bago nabunot ang pangalan ni Abdullah ay 11 bunot because ito ang naging sandigan nila dahil sila ay pumunta noon sa isang manghuhula o diviner na kung saan ay magbigay ng pasya sa kanila kapalit na dapat ay ialay si Abdullah. Sinabi ng diviner sa kanya na kung anong maaaring kapara na ibigay ni Abdul Muttalib sa kanyang anak. At sinabi niya ay 10 kamelyo. Sabi niya, sige, umayo kayo at bumalik sa inyo at gawin ninyo ay magpalabunutan kayo. Dumawa kayo ng isang stick na nakasulat ay Abdullah at isang kamelyo at bunutin niyo ang bawat isa dito. Ang kapag nabunot mo, sabi niya, ang Abdullah, meaning wala kang dapat gawing kapara, wala kang ialay. Ngunit ang nangyari ay 10 beses na nabunot ang kamelyo. At ang sabi ng diviner sa kanya, every time na mabunot ang kamelyo, dapat magdagdag ka ng 10 kamelyo. Every mabunot yon, 10 kamelyo, kapag nabunot ulit, babalik yung stick, bubunotin ulit kamelyo, magdagdag ka niya ng 10 kamelyo. So until finally, ginawa nila yon, nabunot ng 10 beses ang kamelyo. That's why umabot ng 100 kamelyo bago nabunot pang 11 times, doon pa lang nabunot ang pangalan ni Abdullah, kaya umabot ng 100 kamelyo ang kapalit kay Abdullah. At isa rin dito, yaong Kaaba, nawawasakin ni Abraha na napakalagang kasaysayan nito sa panahon bago dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ang gustong wasakin ang Kaaba nitong si Abraha na gamit ang mga elepante sa isang report, si Mahmud at Siyam na elepante sa ibang report, 12 na elepante ang kasama ni Mahmud, na ito ang gagamitin para wasakin ang Kaaba sa pamamagitan ng paghatak ng mga ito sa pamamagitan ng tali na itatali sa Kaaba at itatali sa kanila sa mga elepante at hahatakin ito at wawasakin. Ngunit, hindi ganun ang nangyari. Sila ay winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon naman ay dadako tayo, pagkatapos na si Abdullah ay magampanan ang kapalit na 100 kamelyo, instead na siya ang ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pangako ni Abdul Muttalib, ay sa ganitong pangyayari pagkatapos nito ay na pag-isipan na ni Abdul Muttalib nabigyan na o hihanap na ng asawa itong si Abdullah. Si Abdullah. Ito ay bata pa si Abdullah noon. Dahil sa possibility ay sa report, this is 25 years old na siya noon nang siya ay mag-aasawa. So itong si Abdullah ay gusto niyang mapangasawa niya ay mula sa Banu Zuhra.
Okay? Ito ang gusto niyang mapangasawa ni Abdullah mula sa mga babae sa Banu Zuhra. Okay? Na kung saan, mula sa lipi ni Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra, at ito isang pinuno. Pinuno ito sa Banu Zuhra, itong tatay ni Amina, tatay ito ni Amina. Pero bakit ang tanong gusto ni Abdul Muttalib na makapag-asawa itong si Abdullah sa Banu Zuhra? Samantalang napakaraming babaeng nalilink sa kanya at gustong-gusto siya, especially dahil nalaman nila na itong si Abdullah ay lalabas mula sa kanya ang isang anak na propeta. That's why marami sa mga babae noon na gusto nilang mapangasawa si Abdullah, unang-una ang layo nila, ang gusto nila lumabas sa kanila mismo ang propeta, itong mga babaeng ito. Okay, isa na dito ang nag-propose ay kapatid mismo ni Waraka bin Naufal, na kung saan ay nalaman niya sa kapatid niyang ito si Waraka bin Naufal, dahil magaling ito sa mga kasulatan na alam nilang darating na sa panahon na iyon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay maaring lumabas kay Abdullah. Itong kapatid niyang ito, ang kanyang pangalan ay si Umkatal. Ito ang kanyang pangalan, na kung saan nag-propose ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya doon sa Kaaba, kung ako ay magugustuhan mo, ay para ba't tila bagang tumama ka ng 100 kamelyo. But sabi ni Abdullah, ang aking buhay ay ipinamamahala ko ang aking pagkatao sa aking ama. Ganon siya masunurin sa ama. Kung anong gusto ng aking ama at sinong gusto niya mapangasawa ko, yun ang aking susundin bilang kanyang anak. So, ganon din, mayroon ding isang nag-propose na babae na si Diviner. Diviner naman ito, meaning manghuhula siya, at nakita niya raw sa mukha ni Abdullah na ang liwanag sa kanyang mukha na nangangahulugan ay lalabas sa kanya ang isang propeta. Kaya naman ang babaeng ito ay gusto niya ring mamangasawa itong si Abdullah. Okay, ito ang pangalan ng babaeng ito ay Diviner ito, manghuhula ito mula sa Tibala, na kung saan ito ay inadapt niya ang reliyong Jewish, at nakakabasa din siya ng mga scripture. At sinabi niya, nakita ko sa liwanag ni Abdullah, ng babaeng ito, ang isang liwan sa mukha niya na tila bagang magbibigay ng magandang balita at sinasabing ang propeta. Kaya itong si Fatima, anak ito ni Mur al-Katamiya, ito ay isang diviner na nag-propose din kay Abdullah. Ngunit ang sagot ni Abdullah, mas mainam ang mamatay na sumusunod ako sa aking ama kaysa sa mamatay ng sumusuway ako sa aking ama. Meaning, kung ang aking buhay ay pinagkatiwala ko sa aking ama, kung sino ang gusto niya mapangasawa ko, yun ang aking susundin. Pero si Abdul Muttalib ay gusto niyang makapangasawa si Abdullah from Banu Zuhra, gayong napakarami pang babae ang gustong mapangasawa si Abdullah. Unang-una kasi, hindi dahil lang sa maaaring nababalitaan nila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nababalitaan nila na ang isang propeta ay lalabas kay Abdullah. Hindi lang isang dahilan na iyon. Ang isa pa rito na dahilan ay napakagwapo ni Abdullah. At sa panahon na iba ay panganak si Abdullah na bunso, anak ni Abdul Muttalib, siya ang pinakagwapong lalaki doon sa Makkah. Ang pinakamabait, masunurin sa magulang at mapagkakatiwalaan. That's why, sino nga naman babae ang tatanggi dito sa lalaking ito? Especially kung sa kanya manggagaling ang isang propeta. That's why, nang si Abdul Muttalib ay pumunta na, dinala niya si Abdullah sa Banu Zuhra, meaning ang lahat ng mga babae na purpose sa kanya, walang umubra dahil ang gusto talaga ni Abdul Muttalib, makapag-asawa siya sa Banu Zuhra mula sa mga anak ni Wahab bin Abdul Manaf. Pero bakit ba? Bakit ba gusto ni Abdul Muttalib na makapag-asawa itong si Abdullah mula sa Banu Zuhra? Ang dahilan kasi, alam natin, natuturin sa pangangalakal itong si Abdul Muttalib. Dahil ang kanyang mga ninuno ay mangangalakal, lumalabas sila sa Makkah. Minsan ay nakarating siya sa Syria, na kung saan ay nagpahinga siya, sinasabi na nuluyan siya sa mga monghe, sinasabi naman nakita siya ng mga monghe. So nakita siya ng mga monghe na kung saan sa tingin nila ay sa kanilang pag-aaral, ang isang taong ito ay nakadescription sa kanila na pagmumulan ng isang propeta. Pero para makasigurado ang monghe, tinanong muna nila si Abdul Muttalib, at muna lumapit sila at tinanong siya kung siya ay taga Makkah. So sabi ni Abdul Muttalib, yes, ako ay taga Makkah. So sabi niya ng isang monghe sa kanya, kung hindi mo kinagagalit, sabi niya, ay maaari bang makita ko ang butas ng iyong ilong? So sabi niya, walang problema, sabi niya. Of course, nakikisama din naman
Ito si Abdul Muttalib, dahil nangangalakal siya, nasa kanilang bayan siya, nila, ito si Abdul Muttalib, nasa bayan ng mga monghing ito, makikisama din. Wala namang problema, sabi niya. So, tinignan ang magkabilang butas na ilong nitong si Abdul Muttalib ng monghe at sinabi niya, alam mo ba na mula sa iyo ay lalabas ang isang propeta? So, meaning, akala ni Abdul Muttalib, sa kanya mismo lalabas ang propeta. So, sabi niya sa monghe, ano, sa akin lalabas ang isang propeta? Sabi niya, oo, ayon ito sa aming pag-aaral, sa aming kasulatan, na ang isang propeta ay lalabas sa iyo dahil sa nakita namin sa butas ng iyong ilong ay exactly kung paano sa pinag-aralan namin. So, sabi niya, imposible naman, paano mangyayari yon? Sabi ni Abdul Muttalib sa mga monghe, sabi niya, ng monghe sa kanya, mayroong ka bang asawa from Banu Zuhra? Sabi niya, wala ako. Totoo naman, wala siyang asawa noon from Banu Zuhra. Sabi niya, lilitaw sa iyo ang isang propeta sa isang kondisyon na dapat ay magkaroong asawa kayo, makapag-asawa doon sa Banu Zuhra. So in this time, pagka-uwi ni Abdul Muttalib, ay dumiretso sa agad sa Banu Zuhra at kay Wahab bin Abdumanap bin Zuhra upang mag-propose sa mga anak nito. At ito nga ang nangyari, nag-propose siya at ipinagkaloob naman ni Wahab bin Abdumanap na isang chief doon na mumuno sa Banu Zuhra, ibinigay niya ito kay Abdul Muttalib. Okay, na iginagalang din na mumuno sa Mecca itong si Abdul Muttalib. So in this situation, masaya si Abdul Muttalib, inaasahan niyang lalabas sa kanyang propeta, yun ang kanyang inaakala. Ngunit ang totoo ay hindi lumabas sa kanya ang propeta, kundi lumabas sa kanya ay si Hamza at ang kanyang kapatid na si Safiya. So in this situation, hindi lumabas sa kanya ang propeta. That's why iniisip niya, dito kay Abdullah, na ikuha siya ng mapapangasawa sa Banu Zuhra from Wahab bin Abdumanap, baka sakali sa kanya lalabas ang propetang tinutukoy ng mga monghe sapagkat siya ay naniniwala na mayroong nga lalabas sa kanyang propeta, ngunit hindi pala sa kanya maaaring kay Abdullah dito sa anyang anak. Kaya naman, ang lahat ng mga nagpo-propose dito kay Abdullah ng mga babae ay hindi ito mubra dahil hindi ito ang gusto ng kanyang tatay na si Abdul Muttalib. So ang gusto niya ay makapangasawa siya doon sa Banu Zuhra. Kaya dinala niya doon si Abdullah. Sa madalit sabi, nag-propose siya si Abdul Muttalib para sa kanyang anak sa mga anak ni Wahab bin Abdumanap bin Zuhra at napili nitong si Abdul Muttalib ay si Amina. So sinabi ni Abdul Muttalib sa kanyang ama, ang gusto ko, sabi niya, na mapangasawa ng aking anak, kung gusto ng aking anak, meaning si Abdullah, ay si Amina. So tinanong ni Abdul Muttalib si Abdullah, sabi niya, gusto ba si Amina? Sabi niya, kung anong gusto niyo, aking ama, ay gusto ko. Ha? So, narinig yon ni Wahab bin Abdumanap, sabi niya, kay Amina, gusto mo ba anak itong si Abdullah? Sabi niya, kung gusto mo, sabi niya, ay gusto ko rin. So, ginusto naman ni Amina si Abdullah. Sino ba naman tatanggi Abdullah? Ayan ang sabi natin, pinakagwapong lalaki, mabait, responsable, at napakasunuring bata. At isa pa doon, mayroong nababalitang lalabas sa kanya ang isang propeta. That's why, hindi tumanggi si Amina. In this situation, siya ay 25 years old itong si Abdullah na mapangasawa niya si Amina. At sila ay ginasal at sila ay naging mag-asawa. Okay? Alhamdulillah. So meaning, lumilitaw ngayon ang tatay ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, at si Amina, ang kanyang nanay, na anak naman ni Wahab bin Abdumanap bin Zuhra from Banu Zuhra. Parehong pinuno ang kanilang pinanggalingan. In this situation, almost ilang linggo pa lang nagsasama si Abdullah at si Amina, ay inutusan ni Abdul Muttalib ang kanyang anak na kumuha ng datiles ay sa isang report sa Madina at ang pinakatama o correct ay Syria. So dahil siya ay masunurin na anak sa kanyang magulang, ay kahit bagong kasal pa lang, ay sumunod siya sa kanyang magulang. Okay? So hindi rin alam ni Amina na siya'y buntis at hindi rin alam ni Abdullah na buntis si Amina. So sa madalit sabi, siya ay naglakbay papuntang Syria kasama ang ibang mga tao sa Mecca nitong si Abdullah. Okay? At naiwan si Amina. Nang lumampas ng isang buwan, o gaya na sabi natin, ilang linggo pa lang silang sasama, lumampas ngayon ng isang buwan, hindi nagregla si Amina. That's why sa tansya niya, baka buntis siya until finally umabot ng dalawang buwan, hindi pa rin siya nagregla. That's why napagtanto niya na siya ay buntis na. So sabi niya, matutuwa ngayon si Abdullah pagbalik niya dahil ako ay nagdadalang tao na. At mananabiktiyak yun dahil umalis siya,
na hindi niya alam na ako pala ay buntis. Okay? So samantalang sa kabila, patuloy sila sa paglalakbay sa nagpatuloy sa paglalakbay patungo Syria si Abdullah at kasama niya upang kumuha ng details until finally makarating sila ang magpabalik sila sa Madina, sa Makkah. But nagkaroon ito ng nararamdaman sa kanyang katawan, meaning parang mayroon siyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan. That's why, mas minabuti niyang pumunta muna doon sa Madina sa kanyang mga kamag-anak, Chuin at Lolo. At alam natin, itong si Abdullah, ang tatay niya si Abdul Muttalib, alam natin si Abdul Muttalib ay pinanganak ito sa Madina, na kung saan ito ang kanyang pangalan ay Shaiba, pinanganak siya may puti sa buhok, at tinawag lamang siyang Abdul Muttalib because ng kanyang tiyuin noon mula sa Mecca, si Al-Muttalib kiluwa niya sa Madina para isama sa Mecca at ipinakilala niya na ito ay kanyang alipin. That's why tinawag siyang Abdul Muttalib. But later nalaman nila na ito ay hindi alipin kundi ito ay anak ni Hashim. Okay? In this situation, nagpunta muna siya sa kanyang mga kamag-anak until ang kanyang lalaang sakit ay lumala. At sinabi ni Abdul na mauna na ang kanyang mga kasama sa Mecca at pakisabi na lang sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa, ay susunod na lamang siya kapag gumaling na siya sa kanyang sakit. Ngunit hindi inaasahan, ito na pala ang magiging huling buhay ni Abdullah, lumala nang lumala ang kanyang sakit until finally siya ay nadatnan ng kamatayan doon sa Madina at tinilibing siya sa Annabiga al-Judi. Doon siya nalibing itong si Abdullah. So meaning, lumilitaw na si Prophet ﷺ kung ipanganganak siya ay lalaki siya ng walang ama, ulila na siya antimano sa kanyang ama. Okay? Hindi sila nagkita, hindi niya alam ni Abdullah na buntis si Amina, hindi niya makikita ang ipanganganak to, hindi rin makikita ng Prophet ﷺ ang kanyang ama sa kanyang paglabas sa mundong ito ng paglaki dahil patay na ang kanyang ama. Ang tanong ngayon, papasok ba itong si Abdullah sa impyerno o sa paraiso? Ang katugunan ay papasok din siyang impyerno, bagamat wala pa noon, ang Prophet ﷺ hindi pa siya propeta at sugo, pero alam nila noon ang Allah subhanahu wa ta'ala at na mayroon pa rin noon ang reliyon ay hanipa. At may mga tao doon sa Mecca na ang reliyon nila ay hanipa na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why alam din ng mga tao sa Mecca si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang problema sa kanila ay patuloy sila sa paglilingkod sa mga ribulto, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, nag-aalay, nagsasakripisyo, sumasamba, nagsusumamot, nagmamahal sa mga ito. That's why ang mga taong ito ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinagtambalan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At malinaw ang pruweba natin dito sapagkat minsan ang propeta sallallahu alaihi wasallam lang siya'y propeta na at sugo, ay tinanong siya ng isang bata patungkol sa kanyang ama na kung saan mapupunta ang kanyang ama. So sinagot siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang iyong ama ay mapupunta sa impyernong apoy. At umiyak itong bata. So dahil dito ay tinawagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang pakalmahin siya, ay sinabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, maging ang aking ama, meaning si Abdullah, ay papasok din ng impyernong apoy. So meaning itong si Abdul Muttalib, Abu Talib, yaong mga nagbigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na sila ay matutuwid na tao noon, ngunit nagawa nila ang malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatambal sa kanya, ay ganun din ang kanilang magiging kaparusahan. Kung titignan natin katulad ni Abdullah, kung paano siya papasok ng impyerno ng apoy, they are same, meaning sila ay papasok din ng pare-pareho sa impyerno ng apoy. Allah knows best. Maging si Abu Talib, na nagalaga kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, dumako tayo sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil lumaki na siya ni Amina, darating na ang kanyang araw ng kapanganakan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak itong Lunes. Walang dispute, walang ikhtilaf. Siya ay ipinanganak na Lunes. Sapagkat napakaraming dalil mismo sa bibig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nang galing na siya ay ipinanganak na Lunes. Halimbawa, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya palaging nag-aayuno kapag ito ay araw ng Lunes? So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako dapat na maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin, ako ay isinilang sa mundong ito, kaya ako nag-aayuno, by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, iniluwal ako sa mundong ito at iniluwal ako Lunes. So dahil Lunes ako iniluwal, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nag-aayuno. Okay? So meaning, ang sa Muslim, kung ang kanyang kapanganakan o berte, gusto niya magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ayuno siya, mainam ito. Kaya kung gusto mong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, mainam na ikaw ay mag-ayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. O sabi niya, ako'y nag-aayuno every Monday because
isinilang ako ng araw ng Lunes. At ito rin ang simula ng pagbaba ng revelasyon sa akin, Lunes. Bilang karagdagan mula kay Ibn Abbas radiyallahu an, sinabi niya rin, Lunes nagsimulang umalis sa Mecca ang Prophet sallallahu alaihi wasallam patungong Madina. At sa araw din ng Lunes, ha, dumating din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay ito ng Lunes. So mali ang mga sinasabi ng mga iba na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya raw Lunes din. Yung aya na ganap at kumpleto na sa araw na ito, kinumpleto na sa inyo ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. And the day of Arafah, sabi nila, Lunes daw yun. Hindi. Hindi Lunes yun. Yun ay Friday. Okay? Hindi kasama yun. Friday, nung sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam, from verse 5:3 in Quran na pinasabi ng subhanahu wa ta'ala na nakumpleto na ang kanyang reliyon, nalalapit na ang kanyang kamatayan. Hindi Lunes yun. Yun ay naganap na Friday in the day of Arafah. Okay? Alhamdulillah. So dito, sa paglabas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Mecca, ipinanganak ito sa Mecca ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Monday, umaga. Umaga, sabi ng iba kung bakit umaga ipinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil daw ito'y maliwanag, ay ibig sabihin magbibigay siya ng liwanag sa buong mundo. Meaning, ang mga tao nananatili sa dilim, sa maling patnubay, ilalabas sila sa liwanag, meaning sa matuwid na patnubay. Kaya iniluwal siya sa mundo, maliwanag, umaga by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At itong paglabas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, nung siya ay propeta na, sugo na siya, alam niyo ba kung bakit ako ipinanganak sa Makkah? Because of the dua ng aking amang mananampalataya na si Ibrahim alaihi salam. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Ako ang dua ng aking ama na si Ibrahim, meaning kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo naman na ang Ibrahim alayhis salam ay nagdua siya na ipadala mula sa kanila sa Makkah, mula sa kanila ang isang propeta sugo na magtuturo sa kanila sa matuwid na landas, sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga tanda. Ito ang Prophet sallallahu alayhis salam. At ito'y binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 2 verse 129 ang dua nitong si Ibrahim alayhis salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang dua na sinabi ni Ibrahim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, o aming Panginoon, waba'at fihim, meaning, isugo nyo sa kanila rasulan. Waba'at fihim rasulan, isugo nyo sa kanila ang isang mensahero. Minhum, at mula sa kanila, meaning from sa kanila mismo, sa Mecca, mula sa mga Quraysh, mula sa kanila, yatslu alayhim ayatika, wa yu'allimhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. At sinabi ni Ibrahim alayhis salam, at dalitin sa kanila ang iyong aya. Ha? Dalitin sa kanila ang iyong aya, at sila ay turuan sa aklat, meaning ang Quran, wal hikma, meaning ang sunnah ng Prophet sallallahu alayhi wasallam, Quran and sunnah, wa yuzakkihim, at upang sila ay mapadalisay, sabi ni Ibrahim alayhis salam. So this is the dua na ipadala niya sa kanila mismo sa Makkah ang tao sa kanila, meaning Nabi, Rasul sa kanila. At ito'y pinatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinanggap niya ang dua ni Ibrahim alayhis salam because sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaliwanag niya, sinabi niya ito kung ano sinabi ni Ibrahim alayhis salam, 62 verse 2, aniya, ng Allah subhanahu wa ta'ala, Huwaladi, he is the one, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ata, si parehas yung sinabi ni Ibrahim. Sabi ni Ibrahim, Rabbana ba'ata. So dito rin, parehong sinabi ni Ibrahim alayhis salam, sabi ng Ibrahim alayhis salam, Rabbana wa ba'at. So meaning kasi Amrun. Ha? Amrun, nagsumama siya kailas bantan na isugo. Dito naman sabi ng subhanahu wa ta'ala, Huwaladi ba'ata. Meaning siya ang nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, isinugo niya, dininig niya ang dua ni Ibrahim alayhis salam, at sinabi ng subhanahu wa ta'ala, Huwaladi ba'ata fil umiyina. Rasulam minhum. Same ha? Rasulam minhum. At ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang no read no write na propeta sugo mula sa kanila. Sabi ng propeta Ibrahim alayhis salam, isugo mo mula sa kanila. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinadala ang isang sugo na no read no write mula sa kanila. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yatlu alayhim, okay, yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Same, ang kanila sinabi ni Ibrahim ay ganun din kung bakit niya ipinadala si
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi ni Ibrahim? Upang dalitin sa kanila ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, turuan sila sa mga aklat at padalisayin sila at sa mga sunna. Ganun din sabi ng subhanahu wa ta'ala. Ipinadala si Prophet sallallahu alaihi wasallam yatlu alayhi ayatihi upang ipabatid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ayat. And then, wayuzakihim upang sila ipadalisayin, wayuallihumul kitab upang turuan sila sa aklat wal hikma, karunuan mula sa Quran or sunna. Wa in kanu min qablu bidalalin mubin. Habang kayo noon ay nasa lantad na pagkaligaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ganitong sitwasyon, napatunayan natin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi pa siya propeta at sugo, napapatunayan na natin siya na karapat dapat siyang tanggapin propeta at sugo na walang kaduda-duda. Bakit? Noong una, sabi natin sa nakaraang lesson, si Propeta Ibrahim alaihi wasallam ay pinangakuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang magiging ina po ay magiging propeta at sugo. Dahil sa duwa ni Ibrahim alaihi wasallam na pati ang kanyang mga apo o ina po gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala maging sugo. Ngunit sabi ng subhanahu wa ta'ala, in one condition, maliban yung mga zalimun, mapagimagsik, mapagawa ng kasamaan. Hindi sila kasama. Ngunit kung sila ay magiging matuwid, hindi mapagimagsik, pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin silang mga propeta o kaya sugo. At alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bumabali sa kanyang mga pangako. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, in lalala yukulipul mi'ad. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sumisira sa kanyang pangako. So kung hindi sumisira ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagawin niyang lahat ang mga propeta at sugo maging anak po ni Ibrahim alayhis salam, ang mahalaga ay maibalik natin ang lineage ng Prophet sallallahu alayhis salam. Kung ito nga ay nasa lineage ni Prophet Ibrahim alayhis salam ang Prophet sallallahu alayhis salam, at ito ay napatunayan natin na galing siya kay Ismail alayhis salam, at walang kaduda-duda, at ikinuwento pa natin lang kahit mga kakonti ang kanyang mga pinagalingang mga lineage hanggang makarating tayo kay Ismail at Ibrahim alayhis salam. In this situation, wala pa man ang kasulatan, hindi pa siya propeta at sugo, napatunayan na natin siya na karapat dapat siyang magiging propeta at sugo ng Allah. In this case also, napatunayan natin, hindi pa siya propeta at sugo, idinuwa na siya ni Ibrahim alayhis salam na isugo sa kanila ang isang galing mismo sa Mecca na magtuturo sa kanila ng ayat ng Allah, ng mga aklat, mga sura, sunna, o kaya Quran. Ito ang Prophet sallallahu alayhi wasallam. So, napatunayan natin muli na siya nga ay magiging propeta at sugo ang Prophet sallallahu alayhi wasallam nang walang kaduda-duda. Allahu Akbar. Now, ang Prophet sallallahu alayhi wasallam isinilang siyang Lunes. At ito ay isinilang siya ng Year of the Elephant. Remember, wala pang mga buwan noon like na sinasabi natin ngayon, sinilang siya Rabiul Awwal, di ba? Wala pa. So, lumitaw pa lang ang kalendaryo ng Islamic sa panahon nila, sa panahon pa lamang ni Umar bin al-Khattab radiyallahu an. Okay? So that's why ipinanganak siya Year of the Elephant. Kasi noon, ang mga tao, kapag ipinanganak ito, ibinabase nila kung ano ang mga sikat na nangyayari o mga popular. Halimbawa, sumabog ang bundok, a vulkan. Ito ay sikat, sigurado sumabog ang vulkan, may epekto sa tao. At ipinanganak ang mga tao ito, o pagkatapos ng pagputok ng vulkan, ipinanganak ang mga ibang batang ito, o mga taong ito. So gagawin nila, ito ay year ng pagsabog ng vulkan. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago siya isinilang, alam natin naging popular ang pagpasok ni Abraha para wasakin ang Kaaba at sila'y winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi malilimutan ang kasaysayan na yaan ng mga tao until now ay hindi inakikalimutan ito at popular na isinasalaysay, isinasambulat ng mga kamusliman bilang isang aral sa panahon ng Abraha nang gusto niyang wasakin ang Kaaba, ngunit sila ang winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahon ding yung pagkatapos ng yaon ay hindi nagtagal lalabas na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahon ding yaon, kaya naman tinawag ang kanyang kapanganakan ay Year of the Elephant. At yan mismo ay pinatunayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ako ay isinilang sa pag-atake ng mga elepante, meaning doon sa Kaaba. Okay? So ako ay isinilang sa panahon o sa taong pag-atake ng mga elepante. Ang aking pagsilang at kanilang pag-atake ay parehas ang panahon. Kaya tinawag siyang isinilang Year of the Elephant. Nang lumitaw na ang kalendaryo, na pagtantya nila na ito ay Rabiul Awwal, isinilang ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awwal. At ito ay agree lahat ang mga Muslim na siya ay isinilang ng Rabiul Awwal, Monday and morning. Okay? At sisinilang siya sa mismong Mecca dahil mula sa kanila ilalabas ang propeta. Mecca mismo. Okay? Doon sa Mecca in Banu Hashim na sinasabi isa itong makitid na lagusan sa lugar ng Mecca. Okay? Alhamdulillah. So, bagamat ang mga istorya na nagkakasundong ipinanganak siyang Lunes,
Year of the Elephant in Mecca, at ito ay Monday umaga, mayroon silang dispute pagdating sa pecha o date, araw, kung anong araw, meaning yung date niya, ito ba ay 2, 3, 4, 5, like that. Doon nagkaroon ng dispute dahil, alam natin, itong mga binigay nilang mga date na ito, kung anong date o bilang ipinanganak Rachel, this ay only calculation, wala pang kalendaryo nun. This is not a big deal. But, mayroon isang tatama dito na pinaka malapit o tama ang kanyang kapanganakan from Muhammad bin Ishaq. Alam natin ito ay pinaka-popular pagdating sa historian, 95 to 96% accurate ang kanyang story by Alanaus Best. Okay? Una, sinabi ni Ibn Sa'ad sa kanyang aklat ng From Tabakat, Ibn Abbas, Ja'far, As-Sadiq, ipinanganak siya, Year of the Elephant, 10 days. Okay? Kasampung araw. Ayon naman kay Abdul Bar, this is a sikat na scholar, famous scholar, and Al-Waqidi, lalong sikat si Al-Waqidi because this is a famous historian, lalo sa kanyang book Al-Maghazi, Rahimahumullah. Ha? Sabi nila, 2 Year of the Elephant, ipinanganak ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Monday, 2 Year of the Elephant. Ayon naman kay Ibn Hasim, Imam Malik, Ibn Anas, at kasama lang si Az-Zuhri, ay ipinanganak siya ng 8 Monday morning, 8 Year of the Elephant. Ang lahat ng mga ito, kung tutuusin, mayroon silang chain of narrator from the Tabiut Tabien. Meaning, naging anak ito ng mga Tabien, at ang Tabien, alam natin, anak ito ng mga sahaba. They are 3 generation, they are best generation, according to our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga chain of narration ito, samantalang kay Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah, sa kanya ay 12. Rabi'ul Awwal 12, wala itong chain of narration. Pero bakit majority tinanggap na adosing ipinanganak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam in the month of Rabi'ul Awwal in Islamic calendar? Because siya ay greatest historian in the history. Hindi mo kaya pagdating sa history. That's why, pinili nila kay Ibn Ishaq, even na sabihin na wala itong chain of narration from the Tabien or the Tabiut Tabien, ay pinili nila ang 12 from Ibn Ishaq. At alam natin, ito ay isineselebrate pa ng mga iba na mga kamusliman ang kanyang kapanganakan ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at sinunod kay Ibn Ishaq, Rabiul Awwal, 12. Okay, now ang tanong, allowed ba ipagdiwang ang birthday ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Ang birthday celebrant sa Islam, ito ay ipinagbabawal. Ang sabi kasi ng iba kung bakit allowable, unang-una, this ay bidadiin, abidadun niya only, not bidadiin. But this is a mistake. This is a mistake because kapag tinanong mo ang isang tao nagbe-birthday, even na hindi Muslim, sasabihin niya, pag sinabi mo sa kanya, bakit ka nagse-celebrate ng birthday mo? Isa lang ang isasagot niyan, hindi ba ako dapat maging mapagpasalamat sa Diyos? Ako'y binigyan niya ng buhay pa pagkatapos ng isang taon, kaya ako nagse-celebrate, nagpapasalamat. So meaning kung siya nagpapasalamat sa tagapaglikha o Diyos kuno na sinasabi niya, ito ay konektado sa bida, diin o konektado sa isang reliyon o pagsamba. Iba naman kupar sinasabi nila yan. So konektado sa pagsamba. So iba na ang Muslim kapag tinanong mo, bakit ka nagdidiwang ng birthday? Nasabihin niya, hindi ba ako dapat magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dinagdagan niya ang buhay ko o nakaraos ako ng isang taon? So meaning, konektado rin ito sa pagsamba. Kaya hindi pwedeng siya celebrate ito because hindi ito bida dunya, this ay bidadiin. Bakit ito bidadiin? Dahil hindi ito ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinag-utos ito, hindi ginawa ito ng mga sahaba. Wala sa kasaysayan ng mga Muslim sa mga nauna sa kanila ang nagdiriwang ng mga birthday celebration maging ang mga naunang propeta at mga sugo. That's why kahit na ikatwiran pa ng mga iba kung bakit daw, isineselebrate ang birthday celebration ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay para ipunin ng Muslim sa araw ng kapanganakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magpakain, masama bang magpakain, magturo sa kanila Quran and Sunnah o hadith, masama ba ang magturo? So, well, wala masama ang magturo, magpakain. Ang masama, bakit itataon mo pa doon sa kapanganakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo ito sineselebra? Napakarami naman ng araw sa loob ng isang taon para magpakain at magturo sa Quran at Sunnah, bakit doon pa itataon sa kapanganakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? So malinaw na ito ay ginawa sa araw ng kapanganakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang pagse-celebrate sa kanyang kapanganakan.
So, ang pag-celebrate sa kapanganakan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ay hindi ito allowable dahil ito ay bidat, diin hindi bidato niya. At kung ito ay allowable, ginawa na sana ito ng mga naunang propeta at sugo, lalo na ang propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, o kaya ang mga sahaba, o kaya mga tabiyan, o kaya ang mga tabiyan, o mga salapiya, o mga salap. Pero bakit walang gumawa sa kanila? Meaning, alam kasi nila, ang pinagmulan ng pagbibigay celebra sa kanilang mga sinasamba tulad ni Isa Alaihi Salam, no? Yung mga Gregorian, Mitra, anak araw, ay nagmula lamang dahil sa kanilang mga kapanganakan. Dahil sa mga kapanganakan yan na inimbento, lalo na kay Isa Alaihi Salam, December 25, nagkaroon pa ng celebration. That's why iniiwasan nila na gawin ito, isa dito, may posibilidad na kapag pinagdiwang nila ang birthday ng Prophet Sallallahu Alaihi Salam, ipagdidiwang ito abang buhay ang birthday ng Prophet Sallallahu Alaihi Salam. So dahil hindi ito allowed, hindi nila ito ginawa. That's why hindi allowed na ipag-celebrate ang birthday ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam o kaya tayo mismo ang mag-birthday. At anumang konektado dito sa pagmang celebrate ng birthday o kaya tayo, hindi allowed. Pagka magbati ng happy birthday, pagbigay ng birthday card, regalo sa birthday, o maghanda na kinatay para sa birthday, etc. Hindi po pwede rito. Okay? At alam natin, wala sa panahon nila ang gumagawa ng celebration ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam maliban lamang sa mga Fatimids, yung mga Shia. From Egypt, ginawa nila ito noong 517 after Hijra. Doon lang nila ginawa ang celebration o birthday celebration ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito naman ay kinopya ng mga Sunni in Baghdad, in Iraq, in 670 after Hijra. So kinopya ng Sunni. Meaning dito pa lang nagsimula ang mga birthday celebration ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meaning hindi ito ginagawa nung una because this is a haram ang pagsagawa ng birthday celebration ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah. So now, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak ni Amina doon sa Mecca. Okay? Apo ito ni Muhammad Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Noong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi ni Amina na ito ay ipanganak niya, may lumabas sa kanyang mula sa katawan na liwanag tungo sa Syria. Okay? Liwanag tungo sa Syria. So in this situation, nasabi na nila noon na ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ay magiging propeta, magiging hari sa Mecca, magiging propeta at sugo, at magiging masasakop niya ang buong Arabian Peninsula. At unang masasakop niya sa labas ng Arabian Peninsula ay yung ilaw na yun na kung saan umabot ng Syria. Ang una ay ang Syria ang kanyang masasakop at ito ay nangyari nga. Ito'y tanda. Also, bagamat mayroon ditong dispute na sinabi ni Al-Bayhaqi na kung saan nang ipanganak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam 14 na bulwagan ng Kisra sa palasyo ng 14 na bulwagan sa palasyo ng Kisra ang nakrak. Okay? At pagkatapos ay lumagapak o bumagsak. At ganun din, alam natin ang mga apoy ng mga sinasamba ng mga mangyan ay hindi namamatay. Dahil mayroon patuloy na nagpapaningas dito. At alam natin dito si Salman Al-Farasi, no? Radiyallahu an, bago siya nag-Muslim o nag-embrace sa Islam, ang kanyang relihiyon ay sumasamba sa apoy tapos nag-Christian muna siya bago siya embrace sa Islam. So sila ay sumasamba sa apoy at siyang nagsabi na hindi yan inahayaan ang kanilang apoy na mamatay dahil ang sinasamba ay dapat hindi mamatay. That's why may mga nakatutok doon palit-palit na patuloy itong pinaniningas ng mga kahoy upang sa ganun patuloy ang kanilang sinasamba na apoy ay patuloy magningas. So that's why hindi maaaring mamatay. But nung maisilang ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sa isang report, ang mga sinasambang mga apoy nito ay biglang nangamatay. Allahu Akbar. So meaning nagpapakita ito na kung hindi sila yayakap sa Islam, dahil sa nangamatay, meaning nangamatay ang apoy, meaning iiwanan nila ang pagsamba sa apoy at yayakap sila sa Islam o sila ay masasakop ng mga Muslim pagdating ng panahon at ito nga ay nangyari. Okay, ang mga iba nagsiyakap sa Islam at ang mga iba ay naluping ng mga kamusliman. Allahu Akbar. And also sinasabi na ang mga simbaan sa lawa ng Sawa ay mga nangalubog at mga nag-collapse, mga nangasira, gumuho ang mga simbahan dyan. Allah knows best. But alam natin, pag tayo, gusto ko rin malaman natin, na gaya na sabi ko nakaraan, walang masama kung nagdadagdag tayo sa mga history, kung ito ay hindi nakaka-apekto, lalo na, relihiyon ang pinag-usapan,
hindi ka dapat magdagdag ng story o kasaysayan o kwento na siyang magpaparumi sa isang kasaysayan o ay siyang magbibigay para pagtawanan ang isang kasaysayan o hindi tanggapin. Walang masama kapag ang kwento ay dinadagdagan upang mapaganda yaong hindi mga extra missing o sagrate. Like for example, sabihin natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta ng Kaaba habang siya ay tumatakbo. Samantalang ang totoo siya ay naglalakad. Wala namang masama kung siya ay tumakbo kaysa sa sinabing naglalakad o kaya sinabi dapat naglakad lang ang sinabi abang siya ay nakasakay naman ng kamelyo. There is no big deal kung gusto niyang pagandahin sa pamamagitan ng pagpunta sa Kaaba ay walang masama kung hindi niya tiyak kung ano sa totoo ang naglakad ba siya, tumakbo o siya ay nakasakay ng kamelyo sa pagpunta sa Kaaba. Kung idadagdag niya ito ang gusto niya, wala namang problema. There is no big deal. But ang masama kung yaong magdagdag tayo ng kwento na masyadong extra missing na maaaring pagtawanan lang ang isang kwento at hindi paniwalaan, lalo na kung reliyon. Like for example, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ibang historian ay isinabi na siya ay ipinanganak ni Amina at paglabas niya ay tumayo at tinaas ang daliri, tumingin sa langit at sinabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Kapag ganitong idinagdag mo ang istoryang ito, bagamat walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala, but there is a possibility hindi gagawin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best. Bakit? Dahil kung ito ay mangyayari at ikukwento mo, walang taong maniniwala at pagtatawanan lang ang kasaysayan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why there is a possibility Allah knows best na hindi ito pababaya ang mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang pinakamaalam at talino. Eh kung ang tao naiisip na maaring pagtawanan ito ng tao, paano pa ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya alam ito? So that's why kung magsaysay tayo ng mga kasaysayan, especially sa ganitong konektado sa mga relihiyon, ay hindi dapat exaggeration. So, sabi nila, paglabas niya, tumayo siya, tumindig, tumingin sa langit, nas daliri, Allah ilaha illallah. Sa ibang report naman, sabi nila, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, paglabas niya ay tumayo at nagpatira pa, meaning sa harapan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iba naman, sabi nila, siya ay lumabas na tuli. Well, sa tuli siguro hindi ito extremism dahil maaaring tuli siya. There is a wisdom kung siya ay ipinanganak na tuli dahil, halimbawa, sabi natin, gusto siyang pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang private part dahil mahalagang tao ito, special kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong ito, pinag-alagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi makita ang private parts ng kanyang magiging sugo at propeta ng ibang tao, maliban siguro sa kanyang magiging asawa. Okay? O kaya kanyang nanay. Okay? Na pagbinibihisan niya. But sa ibang tao, pinag-alagaan. But kayong paman, ang pagkapanganak sa kanya na siya'y tuli ay contradict pa lang sa totoong kasaysayan na siya ay tinuli kasi ni Abdul Muttalib pagdating lang 7 araw nito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually si Abdul Muttalib ang siyang nagtuli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So meaning hindi rin siya ipinanganak na tuli kundi siya sa kasaysayan at alam natin popular na si Abdul Muttalib ang siyang nagtuli pagkapasok ng 7 araw na kapagkapanganak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is from Ibn Ishaq. Okay, Ibn Ishaq, rahimahullah. Okay. Nang yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinanganak na ito, tuwang-tuwa itong si Abdul Muttalib. Alam natin sa pagkamatay ni Abdullah, maaaring sa loobin ni Abdul Muttalib, Alanospes, ay maaaring sisihin niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang anak. At alam natin, mahal na mahal niya ito. Dahil siya ang nag-utos na kakakasal pa lamang niya si Amina, almost ilang weeks pa lamang sila, ay inutusan niya itong kumuha ng dates o bumili ng dates. Siguro marahil ay maaaring sabihin ng isang tao, kung hindi ko sana inutusan ng aking anak, maaaring buhay pa siya. This is a time of jahiliya. Alam naman natin ang panahon ng kamangmangan, hindi natin alam ang ating ginagawa. There is a possibility ng sinabi niya yan sa kanyang sarili, Allah knows best. Kaya naging malungkot talaga si Abdul Muttalib. Almost wala siya palagi sa kondisyon, matamlay at hindi siya ganong nagsasalita. Iba na si Amina, ang nanay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkawala ni Abdullah ay malungkot din siya dahil napamahal na sa kanya itong si Abdullah dahil siya ay mabait, napakasunuri sa kanyang ama, napakabait na asawa, kaya namiss ito ni Amina. So nung lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, ang kanilang lungkot ay nawalis, na ang kanilang lumbay ay nawala, at napalitan ng higit na kasiyahan at kaligayahan, especially lalaki ang ipinanganak ni Amina. That's why, nung malaman ni Abdul Muttalib na ang ipinanganak ni Amina ay lalaki, buong saya siya. Masaya talaga, nagbalik ang kanyang sigla, almost tumakbo pa siya nang papunta kay Amina at sa daan pa lamang ay talagang makikita mo na ang kanyang kaligayaan dahil sa daan pa lamang hindi pa nakakapasok. O Amina, lalaki ang iyong naging anak, totoo bang apo? Ang apo ko'y lalaki?
So pagpasok niya sa pinto, sabi niya, aking ama, totoo ang inyong sinasabi na ang inyong apo ay si, ay lalaki. At kinuha ito ni Abdul Muttalib at dinala sa Kaaba at itinaas niya at nagpasalamat at nagpuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinabi niya, sa araw na ito ay tatawagin kang Muhammad. Muhammad, remember. At ang salita o pangalang Muhammad o salitang Muhammad o pangalang Muhammad ay hindi ito common o popular sa lahat ng bansa ng mga Arabo o lugar ng mga Arabo. Hindi ito gaanong tanyag ang salitang Muhammad. But dito ay sinabi ni Abdul Muttalib na ang kanyang pangalan ay tatawaging Muhammad. Okay, so meaning ang unang nagbigay pangalan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abdul Muttalib doon sa Kaaba. But bago pa man yan, na ibinigay ni Abdul Muttalib ang kanyang pangalan in actual, sa panaginip naman ang unang nakaalam na dapat maging pangalan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muhammad. So meaning, hindi ito actual na binigay ni Amina ang actual na nagbigay si Abdul Muttalib. But ang nakaunang nakaalam na dapat Muhammad ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Amina. Because sa kanyang panaginip ay ipinapakita na ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong dumarating sa kanyang tao sa panaginip niya at sinasabi niya kay Amina, ani Amina, report niya ito, na ang taong ito ay nagsasabi sa akin, ani yan, ikwento ito na Amina, na ang inyong dinadalang tao ay magiging propeta at sugo ng buong sangkatauhan at tatawagin siyang Muhammad. Kaya naman, nang ibigay ni Abdul Muttalib ang pangalang Muhammad, ay agree si Amina dahil alam niya na ito ang karapat-dapat maging pangalan ng bata dahil sa kanyang panaginip na ipinapakita sa kanya. Now, itong Muhammad na ito, actually ay nabanggit sa banal na Quran in 4 times. At alam natin, mayroon pang Suratul Muhammad. At nabanggit sa Quran ang isang pangalang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ahmad. Itong Muhammad na ito, ay ibig sabihin ng Muhammad, this is a quantity. Patuloy siyang pupuruin ng mga tao. Patuloy ito. Walang patid. Meaning 24/7, buong buhay, hanggat nandito ang mundong ito, ay patuloy siyang pupuriin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kabilang buhay. But tandaan natin, ang pagpuring ito or praise is only natural praise and not divine praise. Because alam natin, ang mga divinong pagpuri ay nauukol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. But this is a only natural praise at ito ay hindi pinagbabawal kung natural na pumupuri, humahanga tayo sa tao. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinangalan ng Muhammad tulad sa panaginip na dapat maging pangalan niya ito sa panaginip ni Amina dahil ang taong ito ay pupurihin na natural praise habang buhay. Kaya makikita natin ang mga kamusliman. Dahil sa inahangaan, pinupuri ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita nyo, minahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng higit sa kanilang harili ng mga kamusliman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita man o hindi nakikita. Ah, ganun nila inahanga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ugali, sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pakikibagbaka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kahirapan, ay ginawa niya ang mensahe na makumpletong maihatid sa sangkatauhan. Siya ang taong, ang mga taong nasa dilim ay inilabas sa liwanag sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinabuhay niyang Islam ng kumpleto, ipinarating niyang Islam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri at hinangaan ang taong to until now. Pero dahil dito, sa pagpurit panghanga nila ay pinalitan ng mga kamusliman na siya ay isalawa, gumawa ng salawat para sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At inihiling nila ang mataas na posisyon sa bilang buhay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay itinuduwa nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagsasagawa natin ng mga tashahud sa mga syahada hanggang sa kabilang buhay. Pupurihin siya in as a natural praise ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya lang ang tanging makakapamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala na simulan na ang araw ng paghuhukom, araw ng paghahatol sa mga tao. At alam natin ang mga tao sa araw na yun ay lalapit sa mga propetang nauna at ihilingin na sila ay mamagitan upang hilingin na sa Allah subhanahu wa ta'ala na umpisaan na ang araw ng paghahatol dahil nahihirapan na sila. But walang mga propeta ang papayag pagdating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos sabihin ng mga tao na siya mamagitan upang umpisa ng hatol, that is my job. Ito ang trabaho ko at magpapatira pa siya sa Makam Mahmud, sa harapan ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano katagal ito nakatira pa until finally siya sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at bumangon ka at mamagitan kung ano ang gusto mo at sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na simulan na aking Panginoon ang araw ng pagsusulit at sisimulan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is a speciality kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah
subhanahu wa ta'ala. In this case, sa araw ng paghukom, remember ha, araw na ito ng paghukom, ang lahat ng mga tao, Muslim man o hindi Muslim, pupuriin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hahangaan siya as a natural praise dahil siya lang ang nakagawa noon. Allahu Akbar. Kaya naman, ang pangalan Muhammad, ito ay quantity, meaning patuloy itong pupuriin, hahangaan as a natural, kaya tinaas ni Abdul Muttalib sa Kaaba, tinawag niya, pinangalanan niya Muhammad, meaning pupuriin ka habang panahon as a natural praise. At ang ibig sabihin naman ng Ahmad na nabanggit sa Quran in, I think this is chapter 61, verse 6, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wadkala Isa bin Maryam, inni Rasulullahi ilaykum. Inni Rasulullahi ilaykum musaddikan lima bayna yadaya minat taurati wa mubashiram. Wa mubashiram bi rasuli ya'ti min ba'dis muhu Ahmad. At nagbibigay ako ng magandang balita, wa mubashiram, at ako'y nagbibigay ng magandang balita na sa inyo ay darating pagkatapos ko. Okay? Wa mubashiram bi rasuli, nagbibigay ng magandang balita bilang isang mensahero. Ya'ti min ba'di, darating siya pagkatapos ko, ismuhu Ahmad. At ang kanyang pangalan ay Ahmad, and this is also the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinawag siyang Ahmad. Ang kaibahan ng Ahmad sa Muhammad, ang Ahmad ay quality naman. Meaning ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kakayanin ng ninumang tao. Kalidad ha? Kalidad, quality. Ganito ang kanyang pagsamba. Bakit tinawag siyang Ahmad? I repeat. Dahil ang taong ito, ang kanyang pagsamba, quality, ay napakataas. Hindi kakayanin ng ninumang tao. Ang kanyang ugali ay hindi kakayanin ng ninuman. Almost, perfecto ang kanyang ugali because of Quran and Sunnah. Napaka-kumpleto, napakaganda, napakataas na moral na mayroong magandang pag-ugali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga magagandang ugali, asal, estilo, pagsamba, iba pa, ay gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ginawa niya itong halimbawa para sa atin na sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang tayo mapamahal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sa kanyang magandang ugali at iba pang katangian na napakatayog na hindi kaya ng ninumang lubakat sa mundong ito ng mga tao ay umapak sa mundong ito, hindi kakayanin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng bagay, pagsamba man ito, ito man ay iman, ito man ay kagandaang asal, pag-uugali, pakikitungo sa tao, siya lang ang nakakahigit sa lahat ng mga tao, kahit sa darating pang mga tao. Kaya naman, even na ang mismong Allah subhanahu wa ta'ala ay pinuri niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam as a natural praise in Quran. Diniinan niya pa ito. Ha? Wa innaka la'ala khuluqin adim. At katotohanan, ikaw ay nagtataglay ng napakataas na moral na magandang pag-uugali. Can you imagine? Isang linika ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinuri niya as a natural praise, linika lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinawag siyang Ahmad because of the quality, ang quality ng kanyang iman, ang pagsamba, ang ugali at iba pa ay napakatayog at hindi kakayanin ng ibang linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman pati mga anghel kung tutuusin, namamangha sa taong ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah. So, in this case, nang may panganak na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin ang unang nagpasuso sa kanya ay si Amina. Okay? Amina. At pagkatapos, ang pangalawang nagpasuso sa kanya ay si Tuyeba, the combine of Abu Lahab, yung alipin niyang kabit. Mayroon siyang anak dito si Abu Lahab. Sa pagkapanganak kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, may anak din to. Si ang kanyang anak ni Tuyeba ay si Mahru, meaning kasalukuyan niyang pinasususo. At alam natin si Amsa, tiyuin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sumuso rin kay Tuyeba. Dito rin ay sumuso din o dumede din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Tuyeba. So meaning, bago pa nagpasuso si Halima, na ang trabaho nila, talagang ang trabaho nila Halima, ay magpadede ng bata at binabayaran sila. Bago pa dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Halima, ay pinadede din ito ni Tuyeba pagkatapos ni Amina. So meaning, ang unang nagpasuso sa kanya, ang kanyang ina si Amina, pangalawa si Tuyeba, ang kabit na alipin ni Abu Lahab. Sa pangyayaring ito, si Abu Lahab din ay nagalak tulad ni Abu Talib dahil alam natin kung gaano kahalaga ang lalaki sa kanila kapag ipinanganak. Ha? Mahalaga. So ang lalaki kaya masaya yan kapag lalaki ang naipanganganak.
In this situation, nang sabihin ni Suwayba, kay Abu Lahab na nanganak na si Amina at ang anak niya ay lalaki, masayang masaya si Abu Lahab. Actually, naging matalik na kalaban nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero sa time na ito, masayang masaya siya, sa sobrang saya niya, automatic on the spot, pinalaya niya ang kanyang alipin na ito na si Suwayba, pinalaya niya ang babaeng ito na kanyang alipin, on the spot, pinalaya niya dahil sa sobrang saya niya. Ito ang isang ginawang mabuti ni Abu Lahab kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nagpakita siya ng kabutihan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpalaya siyang alipin alang-alang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipinanganak siya bilang isang lalaki. At pangalawa, na ginawa niyang mabuti kay Prophet sallallahu alaihi wasallam noong mamatay si Abu Talib, pansamantala siya ay nangalaga kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. But dahil matalik niyang kaaway ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya naatim na pagpatuloy na alagaan nito, especially siya ay nabuyuan ng mga Quraysh. Binitiwan niya ito almost 1 week niyang ilaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinabayaan niya. Meaning kahit patay ng mga Quraysh, wala na siyang visa, pasaporte sa Makkah, pwede na siyang saktan, patayin. Kaya napilitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam umalis muna at pumunta ng Taif at silaktan naman, at pinilit din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makabalik sa Makkah. Sa tulong ni Mutaymi ibn Adi, nakabalik siya sa Makkah, ang layunin niya, dahil malapit ang Hajj, gusto niya magdawa sa mga tao at gusto niyang iparating din sa mga tao na magmumuslim kung sino ang maaring tumulong sa kanya para umalis sa bansa, bayan ng Makkah at lumipat sa kanila, tutulungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning, talaga namang sa posisyong ito, pinabayaan siya ng Abu Lahab. So nakagawa ng kaunting mabuting gawa si Abu Lahab kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gagantihan naman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom na siya ipapasok sa impyerno, ngunit bibigyan siya kada Lunes ng Allah subhanahu wa ta'ala isang kapatak lamang na tubig. Subhanallah. Parang isulto lang ito kay Abu Lahab. Bakit? Unang-una, napakalaki ng mga tao sa impyerno nga po, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang isang ngipin ng tao doon sa impyerno nga po ay sinlaki ng isang bundok ng Mount Uhud ang isang ngipin. Can you imagine? Kung ilan ang ngipin ng tao dito, gawin mong bundok ng Mount Uhud, hindi kalaking bibig nito. At sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang balat, kapala, dahil susunugin doon, apoy yun, hindi pwedeng ganito ka lang. Hindi mo mamararamdaman ng parusa doon. Dahil pagdating mo doon, kung ganito ka lang, durug-durug ka, ulasaw ka na, sunog ka, wala ka nararamdaman. That's why gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala makapal ang kanyang balat. Ang biyahe dito o paglalakbay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kapal nito, 3 days and 3 nights, ha? Yung mabilis na ibon, ganun ka kapal ang balat ng tao para sunugin din sa impyernong apoy. So meaning napakalaki ng tao sa impyernong apoy. Pagkatapos bibigyan lang siya ng every week, Lunes, ng isang kapatak lang na tubig. Meaning, ganun kaliit ang ginawang mabuti kay Prophet sallallahu alaihi wasallam itong taong ito, at ganun siyang gagantimpala ng subantal sa impyerno po na isang kapatak na tubig lamang, every Lunes lang, ha? Subhanallah, isang kapatak na tubig, at hindi natin alam, baka itong patak na tubig na ito ay magsasanhi pa sa kanya ito sa loob ng kanyang sikmura na tunawin ito, Allah knows best, subhanallah, dahil alam natin, parusa sa impyerno ito at hindi sila bibigyan dito kahit kaunting kaligayahan o kasiyahan, no? So, ito si Abu Lahab na ba sa mandang huli ay magiging kalaban nito na matalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay kanya ding tsuin na kapatid na kanyang tatay na si Abdullah, na anak din ito ni Abdul Muttalib. Okay? Alhamdulillah, so sa araw na ito ay natagpuan natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay naisilang na ni Amina at hindi niya nakita ang kanyang tatay at hindi rin nakita ni Abdullah na kanyang tatay ang kanyang anak. Ninalamang buntis si Amina ay hindi nalaman ni Abdullah na kanyang tatay na nabuntis si Amina. So alhamdulillah, sa ganitong sitwasyon ay natapos ang pagdadalamhati ni Abdul Muttalib at Amina. Ngayon ay napalitan naman ito ng ligaya at kasiyaan. Ganon din si Abu Lahab ay naging maligaya sa panahong ito na pagkasilang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So inshallah, sa susunod ay pagpapatuloy natin ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalaga ngayon, alam na natin kailan siya pinanganak, anong araw, anong date o pecha, bagamat may ikhtilaf, ang 12 ang siyang pinakamalakas and Rabiul Awal sa buwan ng Islamic calendar. Alhamdulillah, ipinanganak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam Lunes at umaga. Masaya ang kanyang nanay, masaya ang kanyang mga tiyuhin at ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib, at ipagpapatuloy natin ito siya sa susunod. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.